Magandang umaga po, Attorney Mel. Magandang umaga, Sir Henry, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa pagdugo niyo po sa amin dito sa Umaga DS Report. Una-una, kamusta na po yung dry run? Extended daw dito sa Commonwealth Avenue? Opo, sir. Ang dry run para po sa exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue ay in-extend hanggang March 26. Inaasahan po ng MMDA at ng Quezon City na ipatupad to ng stricto sa March 27. Ang exclusive motorcycle lane ay mula po sa Elliptical Road hanggang Doña Carmen at vice versa. Sa pinakakanan na lane, ito po ang designated bike lane. Sa katabi nito ay ang public utility vehicle lane. Sa katabi nito ay ang motorcycle lane at ang mga natitirang lanes ay para po sa mga pribadong sasakyan. Sa mga motorista natin, no, attorney. So yung mga kotse hindi pwedeng pumasok doon sa motorcycle lane. Opo, sir, tama po kayo. So ang mga four-wheeled vehicles dapat nandun lang po sila sa kanilang mga exclusive lane. Pati rin po yung mga motorsiklo dapat nandun lang po sila sa exclusive motorcycle lane. With the exception po sa mga nakalagay na broken lines po sa kalsada ng Commonwealth Avenue, may certain leeway po na 60 to 200 meters kung kailan po kayo pwede mag-intersect para po lumiko sa kanan para mag-exit sa Commonwealth Avenue o mag-U-turn. Okay. May marka naman po. Pero kasi nagtataka ako, madalas ako dumaan sa Commonwealth Avenue eh. Mukhang ganun pa rin eh. Yung mga four-wheel vehicle nag-occupy pa rin ng motorcycle lanes at yung mga motorsiklo kung saan-saan pa rin sumisingit. Yes, sir. So, ina-assess po ng MMDA ang sitwasyon po araw-araw. Nakikinig rin po kami sa mga concerns at suggestions ng mga motorista. Ang mga concerns po nila noong dry run ay ang visibility ng aming traffic enforcers at ang visibility rin ng motorcycle lane marking sa gabi. Dahil dun, unang-una nagpagawa ang aming Chairman Attorney Artes ng placards na hinahawak po ng aming traffic enforcers para mas makita ng mas mabuti ng mga motorista ang designated lanes nila. Pangalawa, maglalagay rin po ang MMDA ng reflectors para mas kita sa gabi ang motorcycle lane. At finally, may ongoing na solar street lighting project po para maging mas maliwalag ang Commonwealth Avenue. Naku, tama po yan. Daming portions na madilim dyan sa Commonwealth Avenue. At tama rin yung presence. Kasi nga, alam naman tayo mga Pinoy, pag wala nagbabantay, ayun, piyesta. Pag walang presence yung mga otoridad, maraming mga violations. Yun nga, so paano may maintain yung presence sa haba? Ang haba nito eh, itong Commonwealth Avenue from Elliptical to Doña Carmen, no? Medyo kailangan talagang madalas yung patrulya diyan para makita. Yes, sir. So sa ngayon po, may ugnayan naman po kami sa Traffic Department ng Quezon City. So nagtutulong po ang aming traffic enforcers along with theirs. Sa ngayon, may 211 traffic enforcers ang MMDA sa kahabaan po ng exclusive lane sa Commonwealth Avenue. Nandun rin po ang aming motorcycle units para madagdag po ang aming deployment doon po. Meron na po bang assessment halimbawa ang MMDA kung ano magiging epekto nito? Luluwag ba ang ini-expect po ba na luluwag yung trapiko sa Commonwealth Avenue with the implementation of this exclusive lane? Opo, sir. So noong October 2022, nagkaroon po ng traffic summit ang MMDA. Nandun po ang iba't ibang mga transport groups, motorcycle associations, representatives po ng One Rider Party List. Pinresent po ng MMDA ang simulation po ng itong road scheme along Commonwealth Avenue. At pinresent rin po ng MMDA ang statistics po
last 2022 na may average of at least 5 road crash incidents involving motorcycles along Commonwealth Avenue kada araw. So ang inaasahan na or ang goal po ng itong road scheme ay unang-una na mabawasan po ang mga road crash incidents sa Commonwealth Avenue. At pangalawa, maibsan rin ang daloy ng trapiko kasi maiiwasan rin ang abrupt changing of lanes ng mga sasakyan at ang pagsingit-singit rin po ng mga sasakyan. Sa Commonwealth Avenue lang po ba ito o implement nito sa ibang mga main thoroughfares pag naging successful dito sa Commonwealth? Yes sir, tama po kayo. So sa ngayon po, nakafocus pa po ang MMDA at Quezon City sa dry run ng Commonwealth Avenue. Pero ang sinabi po ng aming Chairman Attorney Artes, kung maganda po ang implementasyon sa Commonwealth Avenue, ibig sabihin nito na mababawasan po ang road crash incidents at... Okay. With that, naku, maraming salamat, Attorney Mel.